kumukokak-kokak sa paligid, tumatalon-talon sa mga bukid. Pero imbes na pandirihan ang mga hayop na ito, ang batang si Jasmine hinuhuli at binibenta ang mga palakang ito para meron siyang pambaon sa eskwelahan. Ang kanyang kwento tinutukan ni Anjo Pertiera. Kadalasang iniiwasan at pinandidirihan. Pero para sa batang si Jasmine, biyayang maituturing ang mga palaka. Tuwing walang pasok, sa maliit na irigasyon nagpupunta si Jasmine kasama ang tiyahing si Marites. Namimingwit hindi ng isda, kundi ng palaka. Ang mahuhuling palaka, iniipon ni Jasmine para maibenta. Ang kanya namang makukuhang pera, itinatabi para pambaon sa eskwela. Pagising pa lang, naghahanap na ng bulate si Jasmine. Ang mga ito ang gagamitin niyang pangpain sa panghuli ng mga palaka. For more chances of winning na makahuli ng palaka si Jasmine, susubukan ko siyang tulungan. Hi Jasmine, si Kuya Anjo. To, ano itong dala mo ngayon? Bulati po. Bulati? Ang dami niya na. Ikaw umuli nito mismo? Opo. Saan ka papunta ngayon? Dinginan po. Mamimingwit na po. Ah, mamimingwit ka ng palaka? Opo. Pwede bang samahan kita rin araw? Opo. Ano to? Para saan to? Ito para saan to? Pagkon po ng palaka, pagsapo po. Ah, dyan na ilalagay yung nahuli mo. Tapos ito, ito yung mismong pamingwit mo. Opo. Sige, pwede mo ba akong turuan mamingit ng talaga? Opo. Sige, tara na. Tulungan kita. Saka nung mag-ahawak na ito. Siyempre, with the help of Ate Marites. Ay, hello po. Magandang umaaraw po. Kumusta po? Saan po tayo papunta ngayon? Ay, mamimingit po kami ng palaka doon po sa may, ano, kalaro. Sige, pwede po ba ako sumama sa biyahe nyo ngayon? Ay, okay lang po. May kasama kayo. Anong unang kailangan natin gawin para makahuli tayo ng palaka? Una po, upanin po natin yung kwan. Yung pamingwit po. Anong gagawin natin? Ay, pampain po. Pampain? Ihanda natin pampain. Pwede ba akong turuan kung paano ano, ihanda ito? Ang tutusok mo parang ano, barbecue. Tapos, inuulusot mo sa lubid ngayon. Tama ba? Tama ba? Hanggang saan ulit, Jasmine, para makahuli ng palaka? Gano'ng kahaba dapat? Ganito po kahaba. Ang haba naman. Tingnan mo, pag-compare natin ang nagawa mo na sa nagawa ko. Wala pa sa kalahati ah. Ang ganda nung ano sa'yo, parang isaw, no? Ilang oras bago may unang mahuling palaka? Ay, hindi po. Ay, hindi naman. Mabilis lang. Kwento sa akin ni Jasmine. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, namimingwit na sila ng palaka. Dito marami. Saan nakahuli? Dito? Oo, sir. Nilublob mo lang ganito. Kumpara sa pamimingwit ng isda, kailangan galaw-galawin ang pambingwit para daw mas maamoy ng palaka ang pain na bulate. Ang hirap pala nito. Init, tapos tagal din kumagat ng mga palaka, Jasmine, no? Sa tagal ng oras na iginugugol niya sa pamimingwit, madalas daw nakakaramdam si Jasmine ng pangangalay. Magpapahinga po ako. Inaano ko po yung kamay ko. Ilang saglit lang, mukhang nakabingwit ng swerte si Jasmine. Pero ako, mukhang olats pa rin. Ito, nag
nag-aabang pa rin ng palaka. Wala, ang hirap palang manguli ng palaka. Kanina meron na, sayang eh. Dumulas lang eh. Hindi lang nabingwit eh. Pero ang hirap pala nung ginagawa nila, Jasmine. Grabe po ang heat index niya yung araw dito sa Tarlac. Feeling ko mga nasa 43 degrees Celsius to. Ang init. Sobrang malinsangan dito mga kapuso. Pero sabi nga nila, kapag may tiyaga, may palaka. Yes! Juan! Laki sala ko! Ito na, nakauli na tayo ng isa, malikot po. Ay, tatalon ba to? Sarap sa feeling, parang alam mo yun, pinaghirapan mo, ang init. Parang nanalo sa loto. Ganun kasi yung chance na makauli ng palaka po dito. Ganun kahirap, pero ito na, nakaisa na tayo. Sa loob ng 2 oras, naka-4 na palaka lang kami. Saan natin nilalagay ngayon itong mga nahuli nating palaka? Nasaan yung ano? Huli nyo kahapon? Mga ilang piraso itong nandito, Jasmine? 1, 2, 3. Wala pang 1 kilo ito, no? Tingin mo. Meron na po. Meron na yan, 1 kilo. Paano tulad ngayon? Ilan ba nahuli natin? 4. Malaking bagay na rin ito para makadagdag sa una nilang nahuli. Mga brigada, pinapresent ko po sa inyo ang aking natatanging huli para sa 2 oras na panguhuli sa initan. Jasmine, anong masasabi mo sa Kuya Anzo mo? Proud ka ba sa akin? Opo. Nice one! Ito na po. Umabot naman sa mahigit 1 kilo ang mga palakang nahuli. Mabuti na lang at hindi na kailangang ilako ang mga ito gaya ng madalas niyang ginagawa. Ito na ba yung barter kung kan palaka? Dahil may kapitbahay na bumili. Bibigay ko po kasi sa magulang ko. Si Jasmine, may pambaon na sa mga susunod na araw. Walong taong gulang pa lang si Jasmine na magsimulang sumama sa kanyang tsaheng si Marites. Mahilig po talaga magpasasama yan. Kunwari po, pagka hindi po panahon ng palaka, pupunta po kami sa mga pispan. Kagaya yung pispan po ng kapatid ko, namimingwit po kami ng isda. Pag nakita po niya akong gumagayak, mamate, sama ako. Kulang ang kinikita ng magulang ni Jasmine sa paglalabada at pagko-construction worker. Kinikita niya po sa pamamalaka niya po, binibigay niya po sa amin, binibili namin po na diba, kumuha lang po siya ng baon niya. Minsan nga, pumapasok si Jasmine na walang kahit anong baon. Mabuti na lang at malapit lang ang bahay nila sa eskwelahan. Ano ang gagawin mo? Kaya ang diskarte niya para magkabaon, palaka. Ayun po, nakakakita po ako ng kwan, pera. Kisa po yung maglaro lang po ako doon na walang ginagawa. Kasi po marami po akong uli. Meron na rin po ako bebenten. Bibili po ng iklog si mama niya. Pero naisip ng pagkakakitaan, hindi nakaligtas sa panunukso ng ibang bata. Alam ba sa school niyo na umuhuli ka ng palaka? Opo. Kamusta naman? Ano sinasabi nila sa'yo? Tinatawanan po nila ako. Hindi mo na pinapansin? Ngayong gabi, muling sumubok sina Jasmine at Ate Marites na mamingwit ng palaka. Halos 10 piraso lang ng palaka ang kanilang nahuli. Hindi pa ito sapat para maibenta. Mga nahuling palaka, magsisilbi nilang hapunan. Chinese edible frog ang nahuhuli sa lugar nila Jasmine. Isa itong invasive species at mabilis talagang magparami. Ligtas naman daw itong kainin dahil wala naman taglay na lason.
Lahat daw ng pagsisikap at pagtitiis ginagawa ni Jasmine para matupad ang ultimate goal na maging pulis. Para po matulungan ko po yung mga kapatid ko, pamilya ko po. Kaya naman gaano man kainit at kahirap, patuloy raw siyang magsisipag para mabingwit ang inaasam na pangarap. Ako si Angelo Pertiera kasama sa Iisang Brigada.